nyo guys, bali nandito ako sa aming shop group kung saan dito kami nagtatrabaho at kukunin ang mga ano. Nandito rin yung mga ibang parts ng aming machinery kagaya ng fuel injector. Ngayon, hinihintay ko si second engineer kasi meron kaming gagawin na nakalibrate kami ng fuel injector. So, ano nga ba yung fuel injector? Ang fuel injector guys ay isang mechanical part na naka-attach sa cylinder na nagsusupply o nag-i-inject ng fuel sa ating combustion chamber para mag-create ng power. So yun, ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba ang itsura ng fuel injector. Ito guys yung tinatawag na fuel injector. Ito yung nag-i-spray sa ating combustion chamber para mag-create ng power. Dahil napakita ko na naman sa inyo, bali ituturo sa atin ni second engineer kung ano ang meron sa fuel injector, ano ba yung mga parts nito sa loob at para saan yung mga parts na yun. So, let's go! Ito yung injector na namin generator. Generator namin, ang 6 cylinder na BMW, 836 kW. At itik muna natin kung ano bang fuel injector, ano bang meron dito, ano bang nasa loob dito. Bubuksan natin. Bali may ano na siya para sa pwesto talaga para mag-dismantle ng injector. Ito tanggalin natin yung lock nut. Ito yung nozzle niya. Ito may 8 maliliit na butas to. Di lang makita, pero 8 piraso na ganyan. So, tanggalin natin kung ano yung loob. Ano meron sa loob. Wala yung nasa loob niya. Meron siyang adjuster screw, tapos spindle at saka spring. Ito yung nag-a-adjust, nag-focus, nag-ayong position yan doon sa loob. Ganyan yan. Doon. Ganyan yan, nasa loob. Tapos ito yung adjust, pag pumapasok dito yung fuel, bali natutulak tong spring, na-focus, papasok dito yung fuel, ito sa maliit na butas na to. Tapos ito maangat. Aangat yan. Pagdating ng 320 bar, babalik. Kasi doon siya mag-spray. Pag nakaganyan na yan, yung ilalim nito, may fuel na nasa loob. Ilalim nito, naka-ready na. Kaya pag ganun niya, para siyang napapump. Kasi ang ano niya, tingnan niyo. Tendency nito, itulak niya yung... Itulak niya yung fuel. Fuel. Sa loob. Tapos lalabas dito, may mararaming butas to na 8 piraso na sobrang liit. So makikita nyo yan mamaya pag kinalibrate na natin yung nozzle tip ng ating fuel injector. Ito, may ano to, parang guide siya para walang chance na mabaliktad yung pagkalagay. Itong butas na to para dito, para sa inlet valve dito. Tapos ito yung nozzle nut. Tapos ito guys, may tinatawag tong torque na yung pwersa na sukat para kung anong higpit ang kailangan niya. Ito 100 to 120 Newton meter. Lagay natin 120. Ito 120 Newton meter. So lagay natin dito. Yan. Yan 120 na. Tapos pitan natin. Ito yung ano natin, simple lang gamitin to, may araw naman siya, lagay na lang. Tapos para siyang
mag-click-click. Ibig sabihin, yun na yung 120 pag nag-click na siya. Yun, narinig nyo yun, di ba? Ulit. Pag-slow para sigurado. Okay. Try natin. Dito naman, dito na yung calibrated. Lagay natin sa calibration pump. Lagay natin. So sa pagka-calibrate guys, meron siyang rated pressure. 320 bar. 320 bar. Ito yung itim. 300. Kailangan dito sa guhit nito, siya magbubukas. Mag-spray. Lagyan natin ng papel para malaman natin kung ilang piraso, ilang butas yung butas nabukas. Kasi minsan nagkakaroon siya ng barado na nagkakaroon ng carbon. So, tingnan nyo guys, pagdating ng 20, magbubukas siya. Parang yun ang pinaka-maximum pressure niya. Dito. Ibig sabihin guys, so 320 na yun, doon pa lang siya mag-i-spray. Oo. So papakita namin sa inyo kung anong itsura nung ano, kapag nag-i-spray na siya. Ayan. So yan. Tumay siya, tumay. Tapos kailangan yan ay in 3 seconds, walang tutulo dito. Sa main nozzle tip niya. Oo. Tapos ito, hindi, yung pressure niya hindi mabilis bababa. Tulad na. Hindi siya bababa. Ganyan, agad. Ibig sabihin, wala siyang leaking. So, ibig sabihin, okay itong ating fuel injector. So, pagkatapos niya i-calibrate, ilalock naman natin siya para mag-stable yung kanyang pressure. Kasi pag hindi niyo siya inilock, wala din mangyayari. Magbabago pa rin yung pressure niya. Dali na natin. Balik dito sa kanyang, ano, kanyang. Tapos pa, magkano nito? Kailangan pag mag-lock nito, pag mag-lock, hindi gagalaw to para yung adjusting screw niya. Para hindi magbabago yung pressure niya. Yung pad measure natin. Kaya kailangan, ano yan? Maingat kayo sa pag-input. Tapos may ano din doon siya, may torque na 100 Newton. Gano natin. 100, adjust natin sa 100. Yan. Tapos, itong laknat niya, pinakalaknat niya. Ito ay si Binti. Ayan. So, yun na yun guys. Tapos, i-re-check natin. Okay siya sa 20.
yung tama niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ibig sabihin, bukas yung 8 butas. Walang bara. Pag-calibrate ng ganito, guys, depende sa engineer yan kung paano niya i-calibrate. Kanya-kanyang style yan eh. Tapos, sa lahat ng makina, sa siglating makina, ay opening pressure yan kung gano'n ang opening pressure. Depende yan sa maker ng engine. Tapos, depende sa style, sa laki. May kanya-kanyang ano. Nandito naman sa mga ganito, nandito naman sa manual to. Nandito sa manual. Sa manual ng makina na nakalagay kung gano'n ang higpit nito, dito, yung opening pressure nito. Nasa manual yan lahat. Kailangan mo lang magbasa ng manual. Importante yung pinaka-importante, magbasa ng manual. Okay? So, okay na yan. Okay na to. Naka-ready na. Para mamaya magtanggal kami ng mga injection doon sa generator, tapos ipalit namin ito. Tapos, pagkatapos doon yung nakuha namin, sunset na to, pag nakuha namin na yung luma, yun namin ay calibrate namin ulit para ready na siya, para pamalit. Kung sakaling kailangan ng itinan. Okay? So, yun lang naman at salamat sa panonood. Sana meron kayong natutunan at nakakuha kayo ng mga idea about sa pagtuturo ni Second Engineer. So, meron man kayong tanong or suggestion o may mga nakita kayong mga mali, paki-comment na lang guys. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. So, yun. Hanggang dito na lang at salamat. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. At click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga i-upload naming videos. Salamat!